nagkaroon ng pandemya, maraming nawalan ng hanap buhay. Naging mahirap ang paglabas sapagkat ang bawat isa natatakot na baka mahawa ng nakahahawang sakit pagkat ito'y nakamamatay. COVID-19 death-related case. COVID-19, may 61 namang naiulat na nasuwi. Napakahirap po ng dinanas namin sa pandemya. Lalo na po noong malamang ko na nagka-COVID po ang aking apo. Ako po ay natakot nung nagkaroon po ako ng COVID. Nalulungkot po dahil po na hindi ko po masyado makausap po ang aking pamilya. Wala po akong ginawa kundi manalangin at wala nang tigil sa pagtawag sa Ama. At hinihiling ko pong gumaling, bigyan pa ng kalakasan para po patuloy na makapaglingkod. Dahil rin po sa pandemic, mas naging madiskarte po yung mga tao. Marami na rin pong naging vlogger, online seller at streamers kahit po nasa bahay ka lang. Mas nagdoble ingat po kami. Mas lalo po kaming nagsama-sama ng aking pamilya. Mas lalo po kaming nagbanding. Ang turo po sa akin ng aking mga magulang ay mas lumapit pa po sa Panginoong Diyos na lagi pa pong mahalin ang tungkulin at huwag pababayaan ang pagsamba. Sa ngayon po na medyo lumuluwag na, na ano man ang mangyari, ano man ang danasin naming pagsubok sa mundong ito, hindi namin bibitawan ang aming pananampalataya. Patuloy kaming maglilingkod at tutupad sa ating Panginoong Diyos. Napangako po na patuloy ko pong pagtatalagahan ang aking tungkulin bilang mga awit sa pananalapi po at sa kapisanan dahil po kinikilala ko po itong biyayang galing sa Diyos po. Pangako ko po na tutuparin ko po ito ng buong puso dahil po ito po yung laki po sa akin ng Panginoong Diyos po na dapat ko pong sundin. Papangalagaan ko ang aking tungkulin at iingatan ko ito ng lubos. Pinapangako ko po na tutuparin, lagi ko pong pagtatalagahan ang aking tungkulin. Gagawin ko po itong inspirasyon upang lalo pa pong sumigla sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagsisikapan na makapagtalaga po sa aking pong gampanin sa loob po ng Iglesia ni Cristo.